Ngayong araw na to, magbibigay po ako sa inyo ng authorization letter sample na meron pong template na pwede niyong gayahin at sundan para kayo na po mismo ang gumawa ng sarili ninyong authorization letter. Marami po kasi akong natanggap na comment galing sa mga previous videos ko sa paano gumawa ng authorization letter, mapatagalog man or English version. Maraming nagre-request kung pwede ko silang gawan ng authorization letter. Gustuhin ko man pong gawin yon. May mga pagkakataong hindi ko magawa dahil may trabaho din po, medyo busy, at hindi ko rin po na-check araw-araw ang aking page. Eh, ang mga concern po na ito ay medyo urgent at importante, kaya kailangan marespondihan agad-agad. Sana makatulong tong video na to para ikaw na mismo ang gumawa ng authorization letter mo. Yung iba po kasi, willing silang magbayad para lang gumawa ng authorization letter. At tingin ko, hindi naman na talaga kailangang magbayad para makagawa ng authorization letter dahil simpleng-simple lang naman po kung paano ito gawin. Kaya yan, panoorin nyo po hanggang dulo para wala po kayong ma-miss out na information. Umpisahan na po natin. Alright, eto na nga po ang ating authorization letter na merong free sample template na pwedeng-pwede nyo pong gayahin at sundan para hindi na po kayo malito sa paggawa kung paano. Tandaan po natin ang mga parts na merong close and open parenthesis dahil ito po yung mga impormasyon na kailangan nating palitan ng mga impormasyon na related sa atin. Unang-una, punta tayo sa tuktok. Kung nababasa mo, ilalagay natin dito yung petsa kung kailan ibibigay ang sulat. Halimbawa, kung ibibigay mo ang sulat bukas, ang ilalagay mong petsa ay April 6, 2024. Tapos, gagamit ka ng dalawang spaces. Pangalan ng tatanggap ng sulat. Sino ba ang tatanggap ng sulat or pagbibigyan mo ng sulat? Ilagay mo ang buong pangalan niya, pati na rin yung title niya, Mr. Bayan or Miss. Tapos, sa baba nito, katungkulan ng tatanggap ng sulat. Ano ba ang kanyang role sa company na to? Secretary ba siya? CEO ba siya? Chairman ba siya? Tapos, sa baba ulit, kumpanya kung saan nagtatrabaho ang tatanggap ng sulat. Saan yung company or ano yung company niya? Tapos, sa baba nito, address kung saan nagtatrabaho ang tatanggap ng sulat. Ano yung address ng kumpanya kung saan nag-work yung pagbibigyan mo ng sulat? Tapos, 3 spaces after that, ilalagay mo na ngayon yung salutation, Mr. or Miss, tapos apelyido ng tatanggap ng sulat, then quit. Ngayon, halimbawang babae yung pagbibigyan natin ng sulat, then Miss ang pipiliin natin, tatanggalin natin ang Mr. Tapos apelyido po ang ilalagay, hindi yung pangalan, kundi yung last name po, okay? Tapos, 1 space after that, ilalagay natin ang ating pagbati. Good day. Palagi pong good day ang ating ilalagay dahil hindi natin alam kung anong oras sa araw na yon babasahin. Malay mo, gabi pala binasa ng tatanggap ng sulat. Tapos, ang nilagay natin ay good morning. Kaya, good day ang pinaka-appropriate. Tapos, isunod mo yung I am writing this letter to grant my... Gagayahin mo as is yung mga words, tapos yung mga may close and open parenthesis, yun lang yung papalitan mo ng information. So, nilagay ko dito, relasyon mo sa magbibigay ng sulat, buong pangalan niya. Sino ba yung uutusan mo, ano yung buong pangalan niya, isulat mo. At syempre, kung ano yung relasyon mo sa kanya, anak mo ba siya, nephew mo ba siya, kapatid mo ba siya. Tapos, ilagay mo yung an authorization to claim or get or process or submit. Bakit nilagay ko yung claim, get, process, or submit? Kasi ito yung kadalasang gusto nating mangyari. Either may ikiklaim tayo, may kukunin tayo, may ipapaprocess tayo, or may ipapapasa tayo sa inuutusan natin. Tapos, may. Tapos, yung pinapalakad mo. Ano ba yung pinapalakad mo? Kukuha ka ba ng certificate of employment? Kukuha ka ba ng SSS benefits mo? Mga ganon. On my behalf, as I am unable to personally, mamili ka kung alin yung appropriate sa situation mo, claim ba, get, process, or submit. As I am currently, tapos rason kung bakit di mo malalakad o makukuha on your own. Don't worry kasi magbibigyan ko ng sample gamit itong template natin para hindi po kayo malito. Tapos, one space again, attached to this letter are the copies of my valid identification cards along with buong pangalan ng maglalakad identification cards for your ready reference. So, ilalagay mo syempre or i-attach mo doon yung
iyong valid IDs, pati na rin yung valid IDs ng inuutusan mo. Mas maigi kung ipapa-photocopy mo yon dahil required din siya. Tapos sa baba ulit, should you have further questions regarding this matter, please feel free to reach me out at my email address, tapos ilagay mo yung email address mo, or my mobile number, ilagay mo yung mobile number mo, and I will respond right away. Tapos baba ka ulit, I am hoping for your kind consideration. 2 spaces after that, thank you. Tapos po, sa pinakababa nun, maglalagay ka ng respectfully yours. Sa dulo ng yours po, merong kuwet na forgot ko lang lagyan. Tapos, ilalagay mo yung full name mo at yung perma mo sa ibabaw na katunayan na legitimate na ikaw nga talaga ang sumulat ng sulat na yon. Again, pwedeng-pwede nyo pong gayahin to, pwede-pwede nyo palitan yung mga information na to, at trust me, magiging effective siya. Ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo yung ating sample authorization letter gamit yung template na ginawa ko kanina. Again, sa petsa natin, assuming na ngayon natin ipapasa yung letter, April 5, 2024, tapos 2 spaces after that, pangalan ng ating susulatan, Miss Irene R. Chu. Familiar ba kayo sa kanya? Comment ka naman. Tapos sa baba nito, yung designation niya, nasa Office of the Secretary siya. So most likely secretary si Madam Irene. Tapos sa baba nito, Lee General Merchandising Incorporated, which means na ito yung kanyang kumpanya or kumpanya kung saan siya nag-work. Tapos 24 Luna Street, Barangay 147, Binondo, Manila 15453. This is just an example. Dito naman yung address kung saan nagtatrabaho si Miss Irene. Then 2 spaces after that, Miss Chu. Since babae si Irene, Miss ang ilalagay natin. Ang last name ay Chu, yun ang ilalagay natin. Then quit. Then 1 space, good day. Again, di nawawala ang good day dahil itong way natin para batiin ang ating sinusulatan. Then, I am writing this letter to grant my nephew, Mr. Snoop Taberna, an authorization to claim my Certificate of Employment or CUE on my behalf as I am unable to personally get it as I am currently in the hospital due to a health emergency. Again, yung relationship nung nag-uutos sa inuutusan ay nephew, and minention niya kung anong pangalan ng nephew niya, Mr. Snoop Taberna. Okay? Ngayon, anong pinapakuha? Ang kanyang Certificate of Employment. Bakit hindi niya makukuha ang Certificate of Employment on his own? Dahil nasa ospital siya due to health emergency. So, kayo po ang mamimili. Kayo ang maglalagay kung anong klase ng concern meron kayo at kung ano yung kukunin. Again, fill outan nyo lang po yung kailangan details. Then, sa baba, attached in this letter are the copies of my valid identification cards along with Mr. Taberna's identification cards for your ready reference. Again, nilagay natin, in-specify natin dito na nasa sulat ding ito yung valid ID ng aking inutusan, pati na rin yung akin, syempre. And then, should you have further questions regarding this matter, please feel free to reach me out at my email address, carolinetaberna@gmail.com, or my mobile number, 0912-3456-789, and I will respond right away. Then, sa baba po nito, I am hoping for your kind consideration. Huwag tatanggalin tong part na to. 2 spaces, thank you. And then, 2 spaces, again, respectfully yours, kuwet. Huwag pong kalilimutan yung kuwet. Importante yan. Then, yung full name mo, ikaw na nagsusulat. Caroline A. Taberna yung sample natin dito. Tapos, huwag natin kalilimutan ang ating signature. Yan po ang topic natin ngayon. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo pong i-comment yan sa baba. Kung meron kayong mga video suggestions, pwede nyo rin pong i-comment yan sa baba. Sana po nagustuhan nyo tong video na to. Kung oo, pakilike naman. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, make sure to subscribe. At i-share mo na rin tong video na to para makatulong din sa ibang gustong gumawa ng authorization letter pero hindi alam kung paano. I'll see you next time. Bye!